May tanong dito, kung ilang copy daw ba ng UEC ang kailangan dalhin sa airport? Ang sagot guys ay dapat at least 3 copy ng inyong printed UEC ang dala nyo para sigurado. Dahil madalas ay kinukuha ang isang copy sa check-in counter kapag mag-check-in na kayo. At yung isa naman ay kinukuha din kapag magka-cash refund kayo ng inyong terminal fee. At yung isang copy naman ay yun ang tinitingnan sa immigration. At sa kompletong detalye naman kung paano kumuha ng UEC sa POA at kung paano mag-acquire ng UEC exemption online, eto guys, meron akong video para sa mga hindi pa nakakaalam. Kailangan ba magpa-verify ng mga OFW na first time na uuwi sa Pilipinas na dumaan naman sa DMW, OWA at sa PIDUS? Meaning, isa silang documented OFW. Ang sagot ko dyan guys, ay oo at hindi. What? Ganito kasi yun guys, kaya sinasama ko sa kailangan magpa-verify ng kontrata ang mga first time na uuwi sa Pilipinas, yung mga hindi hawak ang kanilang PAPSBAM account. Dahil minsan ay nagkakaroon ng discrepancy lalo na kapag hindi nyo ito na-open or hindi nyo nakikita ang inyong PAPSBAM record. Pero sa mga na-open ang inyong PAPSBAM account at nakapag-acquire kayo ng UEC exemption at okay ang record nyo, ay hindi nyo na kailangan ng contract verification. Pero lagi nyo lang dadalhin ang inyong latest printed contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas at babalik pa rin sa parehong employer. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC exemption certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Ngunit inuulit ko na kapag hindi nyo hawak o hindi nyo na-open ang inyong PAPSBAM account at hindi kayo sigurado sa PAPSBAM record nyo, dahil mostly sa mga baguhan ay agency ang gumagawa. So kung hindi nyo hawak ang inyong PAPSBAM account, ay mas maigi na magpa-verify kayo ng inyong kontrata sa Poll Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho bago kayo umuwi sa Pilipinas, para makakuha kayo ng UEC sa POA at para hindi kayo magkaproblema kapag pabalik na kayo sa ibang bansa. Bukod sa mga first time na uuwi sa Pilipinas, ay ito pa ang ibang mga OFW na required magpa-verify ng kontrata kapag uuwi sa Pilipinas. Inuulit din natin sa mga OFW na may mga employment changes bago kayo uuwi sa Pilipinas, kagaya ng mga nag-change employer, change job site, change company name kahit pareho pa rin ang owner, change position, at yung mga babae na nag-change ng marital status na napalitan ng apelyido sa visa, passport at kontrata, at yung mga galing sa visit visa na naging employment visa. Isama na rin natin ang mga OFW na first time na uuwi sa Pilipinas para magbakasyon. Kailangan nyo pa-verify na kontrata sa Poll Office kung saan bansa kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UEC sa POA sa Pilipinas at para hindi kayo magka-problema kapag pabalik na kayo. At ang mga requirements sa pagkuha ng UEC sa POA para sa mga OFW na nabanggit ko ay number 1, ang inyong Polo Verified Contract. Number 2, ang inyong valid passport at ang inyong valid working visa. Yan lang naman guys na 3 ang kailangan nyong dalhin sa pagkuha ng UEC sa POA sa Pilipinas. Hindi na kailangan ng SORNI statement at lalong-lalo na ng insurance. Inalis na ang dalawang yan. Ngunit eto guys ang bago sa PAPSBAM na upon contract verification ay na-update na ang UEC sa inyong PAPSBAM account. So meaning guys, yung date ng pag-verify nyo ng inyong kontrata ay yun na yung magiging date created. Kaya napapansin ng maraming OFW na pag-open daw nila ng kanilang PAPSBAM account ay ready to print na ang kanilang UEC. Yun nga guys, dahil na-update na ang inyong UEC upon contract verification. So huwag kayo mag-alala guys, dahil kung aabutan man ito ng expiration bago pa man ang flight nyo pabalik sa ibang bansa,
ay kailangan nyo lang mag-reacquire o kumuha ng bagong UEC gamit ang PAPSBAM account nyo. Basta kapag updated na ay hindi nyo na kailangan pumunta sa POA. Ipaprint nyo na lang. Pero sa mga hindi pa updated ang UEC after makapag-verify ng kontrata, ay sakala kayo sasadya sa POA dala ang mga requirements na nabanggit ko. Sa mga OFW naman na mga exempted na sa UEC, meaning yung mga OFW na dati na naka-uwi sa Pilipinas at dati na nakapag-verify ng kontrata at uuwi muli at babalik sa parehong employer na walang any employment changes. Hindi nyo na guys kailangan ng panibagong polo verified contract dahil nakapag-verify na kayo noon at parehong employer lang naman ang babalikan nyo. Kailangan nyo lang mag-acquire ng UEC exemption online or sa inyong PAPSBAM account. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng UEC exemption online. Dahil guys, kinuhanan ko ng UEC exemption ang kasamahan ko dito na uuwi para sa kanyang bakasyon ngayong katapusan ng July. Isang buwan lang kasi ang bakasyon na kinuha niya, kaya pwede na siyang mag-acquire ng UEC exemption dahil 2 months naman ang validity nito. At ginawan ko rin ang video para maipakita at maituro ko sa inyo. At para makapag-acquire na kayo ng inyong UEC exemption ay pupunta kayo sa PAPSBAM website na onlineservices.dmw.gov.ph na ilalagay ko na yung link sa description ng video na ito para hindi na kayo magkamali. And after nyo mapasok yung website ay i-click nyo lang yung let's go. Ilagay nyo na ngayon ang inyong email address at ang inyong password, then click log in. Pero guys, kapag ganito ang lumalabas ay huwag kayong matakot dahil kailangan nyo lang muli ulitin ang inyong pag-log in. At inulit ko nga ulit ang pag-log in ng email address at ng password ng kasama ko. At nakapag-log in na nga ako. At makikita nyo dito na input your pag-ibig ID. I-close nyo lang yan guys kung wala naman kayong pag-ibig dahil pwede naman kayong makapag-proceed kahit walang pag-ibig number. Hindi kagaya dati. Then, eto na guys, kapag nandito na kayo sa inyong dashboard para makapag-acquire na kayo ng inyong UEC exemption, ay i-click nyo yung balik manggagawa na nakalagay sa gilid. At lalabas ito. Mababasa nyo dito, passport data available. Pag-ibig number, not available. Pero i-click nyo lang yung next. At lalabas ito, previous BM contract, do not have deployment details. Huwag kayong matakot guys, i-click nyo lang yung close. Then ilalagay nyo na ang date ng pabalik nyo sa ibang bansa. Take note guys na kapag mag-a-acquire kayo ng UEC exemption is ang date pabalik sa ibang bansa or yung flight nyo pabalik sa ibang bansa ang ilalagay nyo. Dahil ang ating UEC or UEC exemption ay ginagamit natin kapag papunta tayo sa abroad or sa bansa kung saan tayo nagtatrabaho. And after nyo malagay yung date ng flight nyo pabalik sa ibang bansa, ay i-click nyo lang yung next. At lalabas na ito guys, may mga tanong dyan sa baba na kung are you returning to this employer? Are you returning to this job site? Are you returning to this position? At yung pang-apat na tanong na you aware daw na you may face disciplinary action kung mga maling impormasyon ang ilalagay mo. Ang sagot dyan guys ay kailangan nyo lang lahat i-click ang yes. Dahil nga wala namang pagbabago sa employment information nyo. And after nyo maklik lahat ng yes ay lalabas na ito. Evaluator's remarks. At may makikita nyo dyan na pula, print UEC at nakalagay lahat ng information nyo at status completed. So i-click nyo lang yan guys, kulay pula na print UEC. And after nyo maklik yung print UEC at dapat meron kayong document viewer para makita nyo ang inyong UEC. So kapag naklik nyo na yan, ay eto na guys. Yan na ang inyong UEC exemption. Ganun lang kadali mag-acquire ng UEC exemption sa inyong PAPSBAM account. So ang tanong ng karamihan na kailangan pa daw ba magpa-verify ng kontrata kapag nakapag-acquire na ng UEC exemption at babalik lang din sa parehong employer at wala namang pagbabago sa employment information. Ang sagot guys, kapag nakapag-acquire na kayo ng UEC exemption at wala namang pagbabago sa employment information, ay hindi na required ang panibagong polo verified contract. Okay na yan guys, dalhin nyo lang inyong printed valid contract kapag magbabakasyon kayo sa Pilipinas
just in case man hanapin sa immigration. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming maraming salamat. See you next time!